unang beses magra-ride at camp ng tropa kaya hindi kami masyadong lumayo. Nakita namin sa social media ang Marilaki Camp. Mukhang solid kaya ito napili namin. Eh, wala pasok. Sinabihan naman kami na may isang tawid ilog pero hindi namin in-expect na ganito. Mataas na, brad! Tayo na mga di. Baka mag-save tulak tayo na. Tatansyahin ko muna. Malalim dito. Dito pre. Dito lang oh. Ayan dito medyo ano, kababaw. Tara, diskarte na natin. Tulak-tulak na lang, isa-isa. Tulong-tulong tayo, iko muna, tas tulak ka namin. Eh, nakatawid na siya oh. Ang ganda dun. Napakaganda. Yung ilog, napakasolid dito. Eh, si RJ nakatawid na. Nakapang off-road kasing motor eh. Okay, so tulak-tulak tayo. Tulak kung paan ganun. Tulak gaming. Saan ang battery mo? Pero mga scooter, di talaga nakakatawid dyan. Yung mababa lang. Yung ano po, yun nasa baba yung battery. Medyo delikado. Sa akin, hindi kaya talaga to. Eh, alamin mo kung nasan yung battery mo. Baka, ready pa yung battery. Buti, hindi nagpagulong-gulong. Okay, so ang plano natin. Tutulak na lang yung motor, pa isa-isa. Tulong-tulong na lang hanggang makatawid doon. Tumawag tayo, wala ka na helmet, tapos. Ay, gago. Red daw, kanan daw, malakas na freno, kanan. Dahil si RJ lang ang kaya tumawid, isa-isang tinulak ang mga scooter namin maliban sa click ni Paul dahil nasa ilalim ang battery. May malaking tindahan na sa campsite na kumpleto na halos lahat ng kakailanganin. Pero syempre, i-expect nyo na mas mahal. Maganda kung bibili kayo dito ng mga bagay na naiwan o hindi nyo nabili. Alam na, budel tayo ngayon. Ako katasad. Ayos dito, napaka ano nila, no? Accommodating nila. No? Oo. So, lahat sila... Actually, pre, mura to. Ang dami, pre. Okay. Ang tanong ko dun talaga, pre. Bandang alas 11 na nang nailatag namin ng mga hamok at tent. Kaya diretso prepare na kami agad ng pananghalian. Si Paul ang naging head chef namin ngayong tanghali. Okay, so far okay naman, solid na solid, saya. Tsaka, ang babait ng mga tao. Sabi ka namin kanina, parang na-overwhelm kami sa kabaitan ng mga tao. Ang daming libre, ang daming tulong na ginagawa, sila nagbubuhat, sundo, hatid, tapos libre yung tables, chairs. Tinilibre na rin yung ihawan, libre yung wifi. Sulit na sulit. Tapos ang ganda pa ng lugar. Oh, diba? Although may mga angle na mukhang civilized na eh. Ayan, may mga laruan. Na-trip naman ng iba. Iba naman gusto raw ang dating. Doon ka sa part na mas raw. Kumain na kami agad pagkatapos magluto. At nagpahinga para enjoy ang ganda ng nature. Ikit mo ang mata. Iwanan at katotohanan.
katotohan ay huwag isama. Kumapit ka sa akin. Dito ano eh, pero iba yung isaktay para kasi. Ang ingay ng mundo ay atin ang lisanin. Sa ilog ng panahon, wala nang lalasta. Okay, so dahil makulimlim na, sarap ng maglublub sa tubig. Shot ng konti. Konti lang, tamang chill lang, kwentuhan. Grabe, sarap ng araw nito. Chill na chill lang. Marami tamang kwentuhan. Catch up ng mga tropa. Yun o. Buta sabay pa yan ha. Tabi ng ibig. Ha? Dito. Oo. Tabi. Sige, sige, sige. Mapapaligo ko na to. Excited ka ba ka na to? Kasi parang ano, ay, ganda rin para dito. Kasi nagsasakyan eh, no? Pero di na makikita sa picture yan to eh. Hindi na kalayo. Maliit na maliit na eh. Saan na dito tango dito? Ganda po, teko. Oo. Uminom kami doon, pre, ganito. Tapos may malaking bato dyan. MP, tapos ang chaser namin buko. Sarap. Baga ba uubos yung buko, aakit sa dali. Ano buko? Fresh buko juice. Ay, nasa ano pa? Ay, putang sarap doon, bro. Aakit siya sa puno. Kukuha, isa. Pag naubos, aakit siya ulo yung kukuha niya ulo. Ay, pag lasing niya. Si Jack. Si Gary. Ah, si Gary. Kung titignan, napakasimple lang naman ng mga ginagawa namin. Kwentuhan lang habang umiinom ng konti. Pero iba talaga yung vibe. Sobrang chill na parang lahat ng stress at problema ay hindi nag-i-exist dito. Kahit saan ka tumingin ay napakaganda ng tanawin. At nakaka-relax ang agos ng ilog. Gamit ko na lang yung dalhin mo. Sabat ni Marco. Tinapos namin ang epic na araw na to na nag-chill sa harap ng bonfire habang nakikinig sa mga horror story sa YouTube. Para na din kami nag-throwback ng mga panahon na bata pa at mahilig pa makinig sa mga kwentong katatakutan lalo na pag brown out. Morning guys, sabi, sobrang lamig pagising-gising ako, parang sobrang lamig, bigla ako namiss yung mag-tent ulit. Parang sinabi ko sana nag-tent na lang ako. Sarap din ang kwentuhan kagabi, hindi na ako masyado nag-vlog kagabi, kumuha lang ako ng konting video para lang, ano, kasi, alam mo yun, parang, ang ano kasi, ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng bonding, parang feeling mo, ano, masisira pag bigla ako nag-vlog. Napakaganda. Kung alas na kami mamaya, tinitignan ko yung paligid, dinanamnam ko na bago mo. Lamig, napakaganda rito. Dapat okay. Dito ba ito? Biglang FT. Nagit na na ako, di ba? Tinutulak sa tina yung bukas ang ini. Parang yung pagbalik. Naman yung ano ko. Ang masaklap doon, di ba sobrang welcome nila na papunta? Oh. So ikabalik tara para pagpaalis. Sa ka sa buhay mo. Hindi na. Siguro nabahid sabihin, boss, pwede matulong, makito, ano, magpatulong magtulak? May ginagawa yung mga staff namin. Mamaya, sir. Pinabayaan na tayo. Mamaya, sir.
Memorable ang experience namin dito sa Marilaki Camp. May tamang balanse ng adventure at chill vibe at maraming tahanan. Sa susunod na eleksyon, John Paul. John Paul. Napakaganda ng lugar at mararamdaman mong you're one with nature. At alam nyo ba, hanggang ngayon na ilang linggo na ang nakalipas, pinag-uusapan pa rin namin kung gaano ka-solid ang experience namin dito. Maraming salamat. This is Axel, and as always, go forward and accelerate. Kumapit ka sa akin. Ang ingay ng mundo ay atin ang lisanin. Sa ilog ng panahon, wala nang lalasta.